What's up mga lods? Tara, samahan niyo akong talakayin natin ang most banned hero ngayong season. At paano nga ba natin ito i-counterpick at pati na rin sa mga item. Una sa listahan natin ay si Zaz. Dahil nga sa latest update niya ng kanyang mga skill na mas pinadaling gamitin at sa sobrang sakit ng damage. Magandang pang-counter dito ay si Louie. Dahil nga sa kanyang burst at knockback damage ng kanyang mga skill, lalong-lalo na kung madikit ang hero at pati yung creeps ni Zaz sa first skill, kayang-kaya nitong mapatay si Zaz. Susunod naman ay si Natalia dahil sa mobility hero ito at ability niya makapagtago sa damuhan, kayang-kaya ma-burst nito si Zaz. Samahan mo pa ng second skill para i-silent ito. Hindi na makakagamit pa ng skill si Zaz. Next ay si Lyla. Dahil nga sa long range ability niya at napakalakas na damage kapag full item na, kaya niyang i-take down si Zaz nang hindi nilalapitan. Isama na rin natin si Lidora at Odette. Para naman sa item, Radiant Armor ang best pang counter kay Zaz dahil sa continuous damage ng kanyang normal attack at Athena Shield. Saber ang number one hero na kinakatakutan ng mga core hero kaya madalas iban sa rank game. Kaya nito mag-hunt ng hero mapa early game man or late game. Para naman ma-counterpick natin ito, pwede nyong gamitin si Argus dahil sa ultimate itong nagbibigay ng kanyang immortality at hindi basta-basta matitake down si Argus. Diggy, malaking tulong si Diggy para ma-counter si Saber para sa sarili at parang din sa team fight. Dahil nga sa ulti niya na skill, kaya niya magtanggal ng negative buff, mawawala ng visa yung combo skill ni Saber. At huli ay si Balir. Sa skill niya na pantulak ng kalaban, hindi basta-basta makakalapit si Saber para makagamit ng skill at yung ultimate niya na anti-CC. Isama na din natin si Hanabi at Beleric. Para naman sa item counter, Twilight Armor at Antique Terrace. Julian, napaka-versatile ng hero na ito na kaya mag-switch role depende na lang sa kailangan ng team. Ang burst assassin ng hero na ito ay may sobrang sakit na crown control skill. Isa ito sa mga binaban ngayon season. Para ma-counter natin ito ay pwede si Amon. Dahil nga sa fast combo ni Amon, samahan mo pa ng full stack ng kanyang blade. Kayang i-one hit delete lang nito si Julian. Hellcurt, dahil nga sa mobility nito at silence at burst damage ng kanyang mga skill, walang chance ang makatakas pa ito si Julian. Next ay si Paquito. Sa lakas ng suntok at knockback ng skill nito, hindi makahagalaw or makahagamit ng skill si Julian para makatakas. Isama din natin sina Yuzhong at Minsitar. At para naman sa item na pang-counter, Radiant Armor at Athena Shield. Kagura, dahil nga isa siya sa mage hero na sobrang malupit na burst magic damage skill combo na kayang i-take down yung buong 5-man party. At para naman ma-counter natin ito, kailangan natin ng burst assassin hero katulad ni Yuzhong dahil sa burst magic combo na meron siya, Zilong. Dahil sa mobility, para makahabol kung sakaling tatakas man si Kagura at sa kanyang bilis na attack speed, samahan mo pa ng critical damage ito, Hayabusa. Alam naman natin na grabe ang mobility ni Kagura, kaya isa sa pang-itatapat natin ay si Hayabusa para sabayan ang mobility nito. Idagdag natin sa listahan si Alucard at Amon. At para naman sa item counter, Athena Shield at Twilight Armor, Hayabusa. Dahil nga sa Ninjutsu Shadow ability nito na nagbibigay ng malupit na damage at mobility, isa rin si Hayabusa sa mga listahan ng mga most banned hero. Napakasakit nga naman talaga ng kanyang shuriken, samahan mo pa ng shadow kill niya sa kanyang ultimate. Para naman makounter si Hayabusa, kailangan natin si Saber. Dahil nga sa first skill at ultimate combo nito, kayang-kaya nitong i-one-hit nang walang kahirap-hirap. Pati na rin si Minsitar na may ability na i-silent ang kanyang kalaban sa loob ng kanyang ultimate. Hindi ito makakagamit ng skill si Hayabusa para pangatakas. Kaya, dahil nga sa kanyang ultimate na kayang manghold ng mga hero ng ilang segundo at yung masakit na damage pa pag naglakad ito. Idagdag pa natin sa listahan si Natalia at Cho. At para naman sa item, Antique Cuirass at Blade Armor, Saber.
ang mage hero na may zero cooldown at kaya mag-spam ng skill kapag gumana ang passive at kayang pumatay ng hero kahit nasa base ito dahil sa layo ng kanyang ultimate skill. At para makounter natin si Saber, kailangan natin si Hellcurt. Ang ambush ability nito dahil walang pantakas nga si Saber na skill. Funny, katulad din ni Hellcurt na may pang-ambush ability is na rin si Paris sa kayang i-take down agad si Saber na walang kahirap-hirap. Isama na rin natin si Joe sa lakas ng kanyang combo skill, kaya nitong patumbay si Saber na walang kahirap-hirap. Isama na rin natin si Nagution at Lancelot. At para naman sa item, Athena Shield at Oracle ang pwede natin pang-counter kay Saber. Harley. Isa rin si Harley sa madalas iban sa ranking dahil nga sa napakasakit ng kanyang ultimate na kaya mag-stock at samahan mo pa ng first skill. Napakadaya din ito dahil sa kaya nito mag-in and out during clash. Para naman makounter ito, pwede natin gamitin si Lolita dahil sa skill ng shield nito kaya niyang ibalik yung mga barahan ni Harley at ultimate pabalik sa kanya. Johead, minsan ginagamit ni Harley ang kanyang skill pabalik sa dati niyang pwesto. Kayang-kaya ni Johead habulin nito at i-take down si Harley ng kanyang mga racket. Eudora, alam natin na kahit gano'ng kabilis si Harley, wala itong takas kapag na-stun at nakombohan na ng skill ni Eudora. Siguradong patay itong si Harley. Samahan na rin natin sila Saber at Hayabusa. At para naman sa counter build, Radiant Armor at Immortality. Valentina, isa rin sa mga madalas iban na hero si Valentina dahil sa ultimate niya na kaya manggaya ng mga ultimate ng iba. Grabe! Madalas ginagaya ni Valentina ang mga hero na may skill na pangset katulad ni Tigreal at Atlas. Para naman i-counter, pwede kang gumamit ng 1-1 dahil kaya nito makipagsabay sa bilis dahil nga wala rin visa ang ultimate nito kapag kinopya ni Valentina. Next ay si Balir dahil kapag kinopya ito ni Valentina, wala din dating ito, Sun. Malaking bagay ang illusion ni Sun para ma-slow at makapagsabayan at habulan kay Valentina. Useless din yung ultimate nito kay Valentina dahil nga sa mage hero ito. Isama na rin natin si Nagution at Kagura. Para naman sa item build, Athena Shield at Winter Crown. Carmela, napalaking bagay ng ultimate niya para ma-slow at para ma-link ang mga kalaban at ma-burst sila ng sabay-sabay ng ka-teammate nito. At meron din itong healing capabilities ha. Para naman ma-counter natin ito, kailangan natin si Harith dahil kaya nito makapagsabay sa mobility at burst damage nito. Kaya niya makaiwas kay Carmela. Basha, malaking bagay ang passive ni Basha para sa mga pag-reduce ng shield at HP region nito. Kaya naman, best ito pang counter. At si Sun, walang magagawa ang kunit ni Carmela sa Sun. Lalong-lalo na sa late game dahil sa passive ability nito at kapag umatake ay kaya pabagsakin ang physical defense ng mga kalaban nito. Isama na rin natin si Zilong at Wanwan. At para naman sa counter item, Dominance Ice or Radiant Armor. Amon, ang hero na madalas iban dahil sa passive ability nito na invisible at mobility. Kayang-kaya mag-rotate at dalawan yung mga kampo nito ng mabilisan. At para naman mag-counter pick ito, pwede niyong gamitin si Saber para one hit combo at sapat na para i-take down si Amon. Susunod ay si Xbox na kapag nag-ultimate ay hindi tinatamaan ng skill at damage at kaya ding i-reveal kapag tinamaan ng skill si Amon kapag naka-invisible state ito. Susunod ay si Gusion, ang kanyang kapatid na mortal na kaaway sa storya ng Mobile Legends. Kayang-kayang i-burst ng mga Blade Gusion si Amon at kaya makipagsabayan sa habulan gamit yung ultimate ito. Isama na rin natin si Hayabusa, Pakito. At para naman sa item, magandang pang-counter, Athena Shield at Radiant Armor. So guys, sana nagustuhan nyo itong video na ito and don't forget to like and share. Magkakaroon ulit tayo ng pamigay skin kapag umabot tayo ng 300 likes sa video na ito. I-comment nyo lang #ChrisDG, baka naman. At pipili ako ng winner. Kita-kita lang ulit sa next video. Happy Gaming!